Hari dina for school. So hindi ako nag-uniform ngayon, guys, kasi wala namang face to face, so we are not required to wear a really uniform. So handa na tayo, pupunta na tayo para sa school. Kailangan na nating ano yung mga kailanganin. Ah, sandali lang yung ano. Ayan. Face mask. Neko. Ang ano ko? Ang antipara ko? Then, saan? Uy, nagtagalog mo si sir. Magdagtag lang ikaw to yan. Huli pa rin. So, huwag ako, hindi ako mag ano, hindi ako gagamit ng sombrero mga bata. Ay, mga kaibigan. Gusto kong ano, ipagmamalaki yung ano, yung bago kong tinang buhok. So ayan, dito na tayo. So, ready na si ang ating sasakyan. Ayan, so sige guys. Ano na tayo? Alis na tayo. Bye-bye muna. Hindi na ako magbablog habang nagbabiyahe kasi delikado na guys. One eternity later. Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Kararating ko lang mula sa school. Ngayon ay ang pag-usapan natin ay tungkol sa social media attitudes and behavior like Facebook, YouTube, Instagram, or Twitter. Kasi may nag-sumbong sa akin, okay, hindi naman sumbong. Kaso lang nagtatanong sa akin dahil palagi daw siyang binubuli o kaya ay palagi siyang inaaway sa Facebook, no? So ano daw ang dapat niyang gawin para matigil na ang problemang ito? So ang sabi ko sa kanya, kung ang problema ay medyo magaan lang naman, pwede niyang i-ignore o kaya ay kung gusto niyang pag-usapan ito, pwede niyang ikausapin yung nag-post na nga sa ano sa Facebook. Pwede niyang kausapin heart to heart, then pag-usapan kung ano ang problema. Then or pwede niyang i-PM sa ano sa Messenger. Then kung hindi talaga makipag-ayos sa kanya sa anumang bagay, sa pag-uusap pa o kaya through PM, pwede niyang pwede niya itong pumunta siya sa legal actions or kaya pwede niya itong i-accuse sa through cyberbullying. Pero ang sabi ko, kung mapag-usapan lang naman na huwag nang umabot sa demandahan ay siguro mas mabuti na iyan na lamang ang kanyang gawin. Ngayon, ang gusto ko lamang sasabihin sa inyo para para maayos ang ating pamumuhay o kaya hindi tayo magkakaroon ng problema tungkol dito, iyan may mga suggestions ako dito. Kaya pag halimbawa ng pagla-likes sa mga post sa Facebook. So, the post or video, you can like if you like. But if you don't like, it's not a problem. But one like is or can make a big difference to someone who is posting their message, no? So, pwede kang mag-like. Pwede rin hindi. Sa comments,
Be responsible when giving your comments. If possible, good comments lang gid. Then, before I send, think not only twice, not only thrice, but 1,000 times because baka may natamaan o kaya may pinatatamaan ka, dyan nag-uumpisa ang conflict at misunderstanding. Mahirap nang ibalik ang magandang samahan at relasyon sa ating kapwa. Hindi ba tama naman guys, no? Ngayon sa FB post na tayo. Kung may kaaway ka sa inyong kasamahan sa trabaho, sa mga kaibigan mo, o kaya'y sa mga kapitbahay mo, huwag mong idaan sa social media ang iyong panggagalaiti. Sa halip, mabuti siguro kausapin ng maigi at sabihin kung ano ang iyong saloobin. Text. Sa text talaga madalas sa mga kaibigan. Sometimes we are irresponsible o kaya hindi tayo nag-iisip kung ano ang mga dapat nating iti-text, no? So ito ang gagawin. When texting, use polite expressions. Say good morning, say good afternoon, good evening, and use appropriate words when texting. Kahit sasabog na ang iyong dibdib sa galit. Magtimpi, timpi talaga, no? Huwag yung padalos-dalos tayo. Then, when calling and replying to call, or like sa text, be courteous and polite when talking to someone on the phones. Be responsible communicator to avoid the conflict. Dapat huwag bastos ang gagamiting mga salita. Kahit hindi ka nakatapos ng iyong pag-aaral, kahit paano naman ay ikaw ay may pinag-aralan din. So be professional in communicating to other people. Then sa chat, gaya rin diyan ng ang chat gaya din ng text, no? Be careful enough when sending emoji. Kahit emoji 'yon na pero hindi sasakto sa pagsisindan, may create yan ng tampo at conflict, no? So, kapag patay ang ipinopost, huwag pindutin ang like, ang heart, at ang mga natutuwa. Yung bang emoji na natatawa. Kasi patay yun. Huwag mong i-like, huwag mo ding ibigyan ng heart, o kaya yung mga nakatutuwa na emoji. Then, pwedeng mag-comment na nakakiramay ka lang. Sabihin mo lang, condolence, ganyan, nakakiramay ka. Ganon din ang pag-post sa ng aksidente. Pag aksident yung post, huwag kang mag-like. Huwag ka ding magbigay ng heart dahil sa halip na masiyahan yung binigyan mo ng likes o heart, mas lalo siyang magagalit kasi aksidente yun, like mo pa. Then or halimbawa nasa mga hospital, halimbawa pasyente sa hospital, huwag mong bigyan ng like, bigyan ng heart, pero depende yon kung ano ang sitwasyon na nangyayari sa hospital, no? So mga kaibigan, iyan ang konting payo sa inyo, mga mahal kong kaibigan. At kung sino ang may gustong magingi ng payo, feel free to comment down below. Sabihin kung ano ang problema, baka naman makatulong tayo ng kaunti para maluktas ito. So thank you mga friends.
Bago ako magpaalam, shout out ko muna ang mga sumusunod na mga walang sawang sumusuporta sa channel natin. Una dito ay ang shout out sa ihado ko nga si Robert Dayot and lahat ng mga Division Adas Boys and Girls, sina Aiko Flores. Hi Aiko, shout out sa iyo. Si Ma'am Carl Mayen Aringa, si Ma'am Joy Ann Picoro, si Sir Lothar Crucero, shout out sa iyo Sir Lothar. Si Ma'am Emmy Mallorca, Sir Joven Dayot, Ma'am Jennifer Bolivar, si Ma'am Nida Patano, si Ma'am Cherrydale Pabiona, at most especially sa kanilang head ng accounting office, si Ma'am Donna Palma, certified public accountant, si Ma'am Mary G. Cargason, at si Mr. Ayan Pagal. Shout out sa inyong lahat dyan sa ADAS personnel sa Division of Pasig City. Shout out din kay Arlene Agnes Vlogs of Maasin Elementary School. Ang mga guys, please subscribe her channel. Si Teacher Wonderful Vlog of Sir Jesse Selva of Ephraim Santibanez National High School. MG Vlogs of Sir Meljon de la Cruz. My Simple Life Vlogs of Maria Luz Panisales. Si Leslie Fahanel Ortiz Tubenot ba? Yes, of France. Si Mr. Vincent Aying of Cebu City. Shout out sa iyo, Vince. I know number one supporter ka ng channel natin ito. Si Ryan Sintina of Dubai. Si Roselle Kalisi Vlogs. Please subscribe, kasin ko ito, pinsan ko. Ito ay nasa Baguio City. Then, Goyce Aguilario Vlogs. Please support also, of Gilbert Aguilario. Also, Roselle and Marie Licoran's Vlogs. Please support. She is my daughter. No? So, also, Jorel Armentilla Castor, so he is my editor-in-chief. Shout out to you, Jorel. Then, kay Dr. Alegre Pasco of the District of Dingli, shout out to you, Doc. I know, nanonood ka ngayon. Then, sa lahat-lahat ng mga, we have now 93 subscribers, strong subscribers. So, ayan guys, dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyong mga subscribers at sa mga lahat ng manonood ng aking video. Bye-bye. See you next vlog. Happy afternoon sa inyong lahat.